hanggang saan mo kaya magmahal? Kapag ikaw ba ay patuloy ng sinasaktan araw-araw, kaya mo pa rin ba magmahal? Kapag ikaw ba ay patuloy na niloloko araw-araw, kaya mo pa rin magmahal? Kapag ikaw ay pinagsisinungalingan araw-araw, na nanguhuli mo na, nagsisinungaling ka, kaya mo pa rin ba magpatuloy sa pagmamahal araw-araw? So ang mga tao, no, talagang sa standard natin, may limitasyon ng pagmamahal natin. In short, dumadating tayo sa punto na nagsasawa tayo. Nag-give up tayo sa pagmamahal. Pero ito kayong pagmamahal na gustong ipaunawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi kung iisipin natin, ano, kung ang ating Panginoon ay may katulad ng standard ng sa tao, malamang matagal na tayong napunta sa impyerno. Hello? Nakakasunod po tayo. Kung ang pagmamahal ng ating Panginoon ay katulad ng pagmamahal natin bilang mga tao, matagal na tayong napunta sa impyerno. Bakit? So, sobrang dami ba naman ang pagkakasala natin? Sino ba namang hindi magsasawa? Pero ang Diyos, may dear brothers and sisters, sabi nga, His love and His mercy is everlasting. Amen. It is being renewed morning by morning. Bawat umaga may panibagong pagkakataong ibinibigay sa Lord sa atin. Sino parang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kahapon anak, nakalimutan mo magsimba, nakalimutan mo mag-pray, okay lang. Bibigyan ka ng panibagong pagkakataong ngayong araw. Mag-pray ka, kausapin mo. Nung ngayong araw, nakalimutan na naman natin, huwag ka mag-ala anak, bibigyan kita ng panibagong araw bukas. Ganun kalawak ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Na kung minsan, hindi natin naunawaan at hindi natin nasusuklian. Amen. Even po ba? Amen. Now, ito yung pagninilayan po natin. Ayan, so paano natin nararanasan ang pagmamahal ng Diyos? Ilan po sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi ito ay madalas nyo na po napakitingan. Pero ilan din sa ating mga pag-uusapan sa gabi pong ito ay yung mga bagay na dapat natin intindihin at unawain dahil ang pag-iibig, sabi nga, sa pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, it is not just on the things that we are able to receive. Hindi lang yung mga bagay na natatanggap mula natin mula sa Kanya. Kasi kung sinabi natin, mahal tayo ng isang tao, ang idea natin palagi, tayo ang tatanggap. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Sino po may mga asawa dito taas ang kami? Wala na. Tanongin mo yung katabi mo kung may asawa yan. Sabihin mo sa kanya. Mahal ka ba ng asawa mo? Ano kaya sagot niya? Brad, depende. Ito alam eh. Kaya magkaaway kami din eh. So, ito kasi yung idea natin. Ano po? The idea of love is nga is give and take. Kapag ang dalawang tao ay nagmamahalan, ano pag sinabi nagmamahalan, hindi lang mag-asawa. Hindi lang mag-boyfriend, girlfriend, kahit magkapatid. Ay ang magkakapamilya, ang nanay at tatay, kapag ang dalawang tao ay may pagmamahal sa isa't isa, ang batas doon, ano, ay ang hindi nasasabing batas is giving and taking. Hindi lang isang tao ang puro nagbibigay, hindi lang puro isang tao ang tumatanggap, kundi both of you are responsible to give and to take. But our idea of love, kapag tayo ay minamahal ng isang tao, at kapag tayo ay mahalaga para sa isang tao, tayo ang tatanggap, sila ang magbibigay. Because that is our expression of love, to give out ourselves. Tama po ba? Amen. Nasusundan po ba natin? So, paano natin naranasan ang pagmamahal ng Diyos? Una, sabi ko po kanina, no, ilan sa mga mapag-uusapan natin dito ay matagal na natin, ano, dahil matagal na din tayo nagsisimba, matagal na tayo umating sa gawain. So, mag-recap lamang po tayo. But some of these pointers, my dear brothers and sisters, are things na sabihin natin bago para sa atin, pero kailangan natin unawain. Tapos, pagkat ito ang mensahe ng ating Panginoon patungkol sa pagmamahal niya sa atin. Kasi nga, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, araw-araw, nilalaan ng Diyos ang kanyang puso para sa bawat isa sa atin. Nararanasan natin yun. Hindi lang natin siguro nauunawaan na minamahal ako ng Panginoon sa pagkakataon na ito kasi kinakain tayo ng kalungkutan or nadadivert ang ating isip sa mga problema, sa mga pagsubok. But, hindi tayo nilulubayan ng pagmamahal ng Panginoon. Tatandaan po natin yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kailanman nilubayan ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sa mga nagsasabi na walang nagmamahal sa kanila, kapatid, huwag malukohin ang sarili mo. Mahal ka ng Diyos, hindi mo lang nauunawaan. Maybe hindi mo lang tinatanggap. So paano natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos? Una, nung inialay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. The keyword here is sacrifice. Sacrifice. Sabihin po ninyo sacrifice. Sacrifice. Sabi nga sa John 3:16, ano? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At katulad sa binasa po natin ngayon ng salita ng Diyos,
Sabi ni Apostol sa tao sa mga taga-Roma, no, na ang Diyos, ang mahal, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak para ibigay para sa bawat isa sa atin. Sino po sa inyo may mga anak? Ako po. And kung mahal na mahal niyo yung anak niyo, kahit gano'n ko sa mga ugali niya, hindi niya pamimigayan. Amen. Tama po ba? Kahit sakit ng ulo niya, hindi niya pamimigayan. Bakit? Kasi ang katwira natin, anak natin yan. Yes. Mahal ko yan bilang anak ko. Biyaya sa akin yan ng Diyos kahit masakit sa ulo yan. Ano po? And so, isipin po natin ano, ang ating pong Panginoon, ang Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, as an atonement, pagtubos sa ating pong mga kasalanan. Sabi niya sa Bible, my dear brothers and sisters, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Which is true. Which is true. Ang Diyos ang unang nagparana sa atin ng pagmamahal. And so, nararanasan at nararamdaman natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Una, sa pag-aalay niya ng kanyang sarili at ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Sabi ni Dr. Scott Hahn, ano, isa sa mga articles na kanyang isinulat na akin pong nabasa, sabi niya, every day, God is making a sacrifice for us. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama po ba? Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi nga niya, sino bang tao ang hindi nagkasala? Sinong tao ang ginagkasala araw-araw? Sabi niya, ibinigay ng Panginoon once and for all ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. At nauulit yun araw-araw kapag tayo ay nagkakasala. Pero tayo ay may pananampalataya sa kanya. Kasi yung pananampalataya natin ang paraan upang tayo ay mailigtas ng ating Panginoon. Pero kahit tayo ay may pananampalataya, nagkakasala pa rin tayo. Tama po ba? Amen. Sa lahat ng may pananampalataya sa Panginoon, inialan niyo yung kanyang buhay. Pero kahit yung taong yun ay pinag-alayan ng Panginoon ng kanyang buhay, nagkakasala pa rin yung tao yun. So, every day, God is making a sacrifice for us. Nauunawaan ko ba natin? Yeah. Araw-araw gumagawa tayo ng sakripisyo. So, para mas maunawaan natin sa ating sariling lingwahe, sa ating sariling perception, ano po, kayo po bilang mga OFWs, especially yung mga magulang na narinito, you are making a great sacrifice para sa inyong mga anak. Ano yung mga bagay na ino-overcome yun, isinasacrifice nyo? Una, yung pagkakataon na makasama sila, physically and personally. Ine-endure ninyo yung pagkakataon, yung moments na na-homesick kayo, natatawagan nyo sila na hindi nyo sila makontak. Ano po? So, ine-endure nyo yung pagkakataon na yun. That is a sacrifice. Hello? Masakit pa rin kung may matigas kang ulo na anak. No, hindi nang hingi sa iyo pala, pinadadala sa droga at sa vicio. You are making a great sacrifice. Isipin natin, if that is a great sacrifice for us, paano ba yung ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin? Amen po ba? Amen. Nakakasunod tayo. So sabi po sa verse 31, ano, hanggang sa verse 33, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Ipinapaunawa sa atin ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng sulat ng Apostol San Pablo na kung ibinigay niya sa atin yung kaisa-isa niyang anak, ano pa ang bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin? Amen. Amen po ba? Amen. Now, ang magandang tanong para sa bawat isa sa atin, since God is making a sacrifice every day, tayo ba kaya natin gumawa ng sakripisyo para sa Panginoon araw-araw? Ayan na. Hindi na sila nakasagot. Yung iba na kayo po na lang. So, my dear brothers and sisters, ito yung challenge sa atin. Sa ating pananampalataya at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Because God made His first move. Nagmahal siya, minahal niya tayo, nagsakripisyo para sa atin. Binigyan niya yung bugtong na natin para sa atin. Now, ang tanong, in response to Him, bilang sagot natin sa Panginoon, kaya ba natin gumawa ng sakripisyo sa Kanya araw-araw? Amen. Hello? Amen. Tanongin niyo yung katabi mo. Kaya mo ba? Kaya mo ba? At gumawa ng sakripisyo. Gumawa ng sakripisyo. Para kay Lord. Para kay Lord. Araw-araw. Araw-araw. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Kakayanin. Kasama siya. Kakayanin natin. Amen po ba? Amen. Kakayanin. Mahirap sabihin na amen, kaya ko. Bakit? Kasi pag sinabi mo yun, darating na si Satanas. Tutuksunin ka na niya. Bibigyan ka na niya ng temptation. Alis pala, ipatunayan mo yan. But with the help of God,
Kakayanin. Yes. Kakayanin. Sabihin po ninyong kakayanin. Kakayanin. Para kay Lord. Para kay Lord. Amen po. So una, nararamdaman natin at nararanasan natin ng pagmamahal ng Panginoon sa sakripisyong ginawa niya. Through his sacrifice. Pangalawa, nararanasan natin ng pagmamahal ng Panginoon dahil kahit na tayo'y makasalanan, tanggap pa rin niya tayo at pinapatawad niya tayo. Amen. Sinabi nga sa Mateo, no, nung tinanong ang ating Panginoon, kung ilang beses mo tayo dapat magpatawad, sabi ng Panginoon, pitong ulit pa nito. Ano po? Tanungin mo kayong katabi mo. Ayan. Kapag ako ba? Nagkasala sa'yo. Nagkasala sa'yo. Ng tatlong beses. Ng tatlong beses. Kaibigan mo pa rin ba ako? Kaibigan mo pa rin ba ako? Ano kaya ang sagot niya? Kaya na, iba'y pa rin ang sagot nila. Iba'y pa rin ang sagot nila. Depende sa pagkasalanan mo.